ganyan ang sabongero. Tunay na mag-iimuko. Magandang araw mga kasabong. Ito na naman tayo muli para sa mga fresh updates dito sa Balitang Sabong. Iniimbitahan po kayo ni Konsehal Marvin Rillo sa kanyang 4-cock big event derby na gaganapin sa San Roque Cockpit, Marikina. Ito po ay gaganapin sa July 5, 2018. Para sa iba pang katanungan, tumawag sa 0995-509-3978 at hanapin si Madam. Iniimbitahan naman po kayo ng FIGBA sa gaganapin na 2018 Fiestag sa August 10, 11, 12, 2018. Ito po ay gaganapin sa SMX Convention Center, Pasay City. Para sa mga dagdag na katanungan, tawagan ang mga sumusunod. Tatlong buwan na lang po at magbabalik na naman ang 2018 World Pitmasters Cup Master Breeders Edition 9 Stag International Derby. Ito po ay gaganapin mula September 20 hanggang 30, 2018. Isang paalala lang mga kasabong, ang hennies po ay hindi accepted. At para sa mga gustong sumali, mag-text lang at tumawag po sa 0927-841-9979. Inimbitahan po kayo ng mga taga-Tarlac at magkakaroon po sila ng palaban. Ang 1 Tarlac Breeders and Cockers Association 7 Stag Derby na magsisimula na sa September 2 hanggang September 30, 2018. Ito po ay pinamumunuan ng Thunderbird, the winning formula. At yan po ang mga latest updates para sa linggog ito. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa aming mga social media accounts. Ako si Kate Villalon, magandang araw. Magandang araw mga ka-Chicken Talk. Dumayo tayo ngayon dito sa Dasmariñas, Cavite para interviewin isa sa mga pinag-uusapan ng mga breeder lalo na sa Facebook. Sikat na sikat to. Hindi lang dahil sa mga manok niya kundi dahil din sa mga panalo niya. Kasama natin ngayon walang iba kundi si Engineer Nerio Frani. Engineer, magandang araw po. Magandang araw tayo. Pati ka muna sa mga viewers ng Chicken Talk. Magandang araw po mga ka-Chicken Talk. Salamat po at napasyal si Sir Lando dito sa aking munting farm sa Dasmariñas, Cavite. At iniimbitahan ko rin po siya sa farm ko po sa Lukban, Quezon. Susunod sigurong pagkakataon. Hindi, makikita naman nila yung farm mo sa Lukban. Opo. Alam mo, tag-ulan eh, kaya hindi tayo masyado makalayo eh. Opo. Anyway, okay naman tong farm mo rito sa Dasmariñas. Engineer Frani, ito ba ang conditioning farm mo? Opo. Ito po yung unang farm ko at dito rin po yung conditioning farm sa pagdating po ng mga panahon ng tag-ulan. Dito po. Pero nag-condition din po kami sa Lukban, Quezon. Nag-condition din kayo. Pagka panahon po ng tag-araw. Kasi doon po naman, lamang po naman ang manok natin doon. Gawa po na alam natin na masyadong mainit dito, doon po naman yung tama yung klima para po may kondisyon ng tama yung manok. Hindi ba nahihirapan dahil mataas tapos bababa mo dito? Depende po sa discarte. Kasi po sa totoo, ang alam po natin na yung manok kailangan po na i-adapt natin sa klima. Kaya po yung panglaban po namin ng ganoong panahon, doon po namin na talaga siya nakastay. Yung po namang panglaban natin na kailangan pong i-adapt muna, maaga po namin silang binababa dito para po tumamas doon sa araw ng laban. Opo. Na kanina bago tayo nag-umpisa mag-interview, marami kang pinapaliwanag sa akin. Napaka-scientific mo lalo na sa health mo and everything. Anyway, bago tayo bumalik diyan. Opo. Galing ka ba sa pamilya ng sabongero? Sa totoo po, ang sabongero po sa amin ang dalawang lolo ko. Pero po sa part po ng tatay ko. Lolo mo, mother side and father side. Opo. Pero sabongero. Opo. Pero po sa side po ng nanay ko, ng mga kapatid niya, saka po sa tatay ko. Meron din po yung mga ilang tiyuhin ko. Okay. Pero tatay mo, hindi? Hindi po. Pero yung sabongero bloodline nasa iyo? Kasi dalawang lolo mo, no? Opo. So, kailan mo na may hilig ka pala sa sabong? Nagsimula po ito noong high school days ko. Noong pong meron po talaga akong isang lugar na
katiwala po kasi ang tatay ko ng mga lupa. Okay. May isa po akong lupa sa bayan kami na inaasikaso. Na dito may alaga po ako ng mga native. Doon po, may, yung pinsan ko po naman, kapitbahay lang, na may alaga pong mga Texas. Mga year 80s po yun. Yun po yung nagsimula na bigyan niya ako ng brood cock. Okay. Ibulid ko. At yun po, nakapagbenta po tayo. Ah, talaga, 80s pa lang kumikita ko sa market. Yung pong high school, yung po yung mga pambili natin ng pantalon. Kasi po, no, makabenta lang tayo ng 600 naman. No? Ang pantalon po ng 250 lang eh. Di, may dalawa na po tayong pantalon sa isang stag ng mabenta natin. So, nakatulong ang pagmamanok sa pag-aaral mo? Opo, yun po. Pang sariling gastos po. Opo, kumbaga, parang sarili mong sideline. Kung naliligo ka, opo. Kasi alam nyo naman po naman ang buhay ng araw na mahirap, mahirap po tayo. Na, talaga po noon, napakain lang sa manok eh. Palay, dinled, parang mas lang po yung pagkain. At least maaga, po maaga pa sa buhay mo, natuklasan mo na na may pera sa manok. Ha? Opo, totoo po yun. Okay. Hanggang po mag-college ako. Tapos tumigil lang po ako noong college. Hanggang sa may magkaroon farm po yung aking alagaan na yun. Ano mo naman pinibreed mo noong araw, noong umpisa mo? Noong una nga po, mistiso lang. Okay. Dumating po yung may-ari ng lupa na naging amo ko. Na bumili po kami ng mga kelso noon. Meron na po noong mga maklin. So yung mga mistiso muna binibreed, sino mga bumibili? Sino mga bumibili? Dati po yung mga sabungerong backyard. Tapos po noong ano, nagbreed po kami ng quality na. Talaga pong noon yung nagsimula, noong pa nagsimula po yung imported na preto sa atin. Okay. Yung po yung nakapagsimula din po kami ng maayos na breeding. Talagang taga rito kayo sa Dasmariñas? Dasmariñas. Tubong Dasmariñas po. Ako nanay at tatay ko magkapit bahay lang po sa bayan. Dati yung mga Frani taga rito talaga? Ang Frani pong original, Imus. Imus. Malagasanga po. Bali po kasi itong Dasmariñas, dati po baryo lang po ito ng Imus. Na ginawa po sa isang bayan. Po. Pero hindi imported yung Frani? Hindi po. Parang po French talaga. Kasi, Frani. Opo. Ganun po yun. So, Pinoy yan, Pinoy opo. Talaga. Ang nanay ko naman, Bautista. Bautista. Opo. Okay. So, ilan taong ka na ngayon, Engineer? Ngayon po kasi 50 lang. 50 ka na. Opo. Okay. Gold pa rin. Gold na. Sa okay. Gold na. Napun ako maraming ano, truck dyan. Tapos maraming mga tungkol sa electrical. Electrical engineer ka ba? Opo. By profession po, electrical engineer po ako. Okay. Graduate po ng Adamson. Oo. Well, yun po. Kaya po, umangat po yung buhay ko dahil lang po sa nakagraduate nga ako. Ng, okay. Naging registered electrical engineer. Okay. Nagkontrata po mula residential, commercial, industrial po ng electrical. At doon po, medyo na-maintain ko na po. At kaya po, noong pong college days, pagka-graduate ko, tumigil po ako sa manok. Okay. Totally, nagtrabaho po ako. Bumalik po ako 2005. May pamilya na po. Ilang taon ka tumigil? 92 po ako gumraduate eh. 92. Kaya po 2005 ako bumalik. 13 years? Opo. 13 years. Pagbalik ko po yon, nagsarili na po ako ng sariling breed na maayos. Tapos introduce ko muna siyempre kay Mrs. Unang inalagaan ko po mga saso, yung malalaking manok. Nung may facilities na, saka may gamit na, ay ko kay Mrs. Walang kwenta rito sa saso, lakas kumain ng beans. Palit ako ng Texas o itong Gamefarm breeding kasi mas may kita. Pero nakaplano na yun. Kanyari saso muna. Siyempre po. Kailangan po talaga mga maunti-unti rin natin. Hanggang may paliwanag po. Kaya nga po ako, nagsimula po ako breeding talaga. Naglaban lang po ako nitong mga past 4 or 5 years lang ako naglaban. Kumbaga, full-fledged po talaga akong breeder dati. Si Mrs. taga rito rin? Taga Silang naman po. Ah, Silang next naman. Next town po. Kasi may mga kamag-anak kami dyan sa Silang, mga Cortes. Opo. Sila po mga Vicente, Montoya. Okay. Anyway, mamaya pag-uusapan natin itong mga bloodline mo. Kasi yung Goldwin, ano yan eh, medyo naglalaro sa isip natin yan. Magbabalik po ng Kintok. Alamin natin kung bakit Goldwin ang pangalan ng band na to. At kung ano ibig sabihin niya, Goldwin, ha? Pagbabalik po ng Chicken Pro. Doon sa ganoon po na aktividad na kumag-read po tayo, color to color, o sa parehas po na bloodline. Okay. Nag-cross po ako ng 3/4 bloodline ng Peruvian sa mga blacks ko. Okay. Ito po yung sumikat naman sa mga imported buyers natin. Sa pinag-usapan, pagkat ganyan,
mag-isip, ganyan kumakitu. Walang maaga sa aming mga nag-aalaga. Ito ang aming tradisyon. Sa bawat hamon, laging may kasama. Sa lahat ng paghahanda, sipag at tiyaga ang puhunan. Bawat laban, may kapang nararamdaman dahil kami rin ang nakasalan. Ito ang kwento namin. Mabuhay ang buhay sa bungero. Salamat sa Thunderbird. Naku, may sipo na. Baka maging pisik at halak pa yan. Ano bang epektibong gamot para dito? Etong gamit ko. Magandang umaga ho. Para sa sipon, pisik at halak, Promoxtil. Ano ang pinakaiba sa gamit niya? Amoxicillin? Tylosin? Pareho lang pala. Eh bakit Promoxtil ang recommended yun, Doc? Mas murang Promoxtil, pero singaling ng iba. Promoxtil by Thunderbird. Sa bisa at presyo, tapat! Ganyan ang sabungero. Magandang umaga, mga kaliga. Jap gagalak po ulit ng Live Bar Game Farm at kayo po'y nanonood ng Chicken Talk. Ngayong araw na ito, ay ang pag-uusapan po natin ay hardening. Ano po ba itong hardening na ito at gaano ba ito kahalaga? Yung po mga stags natin, baby stags actually, mga binatilyo, yan po'y gagawa natin ng paraan na maging machong-macho agad sila. At syempre, lalaban tayo ng stag derby. So, mas maaga silang maging macho, mas may advantage po tayo. Ano po ba ito ginagawa at ano po ba yung sistema? Dahil early recording po tayo, mas maaga pong yumayabang yung ating mga baby stags. 3 months old, nakakord na sila. So, pag nag 4 months old sila, dahil healthy sila, sila lang kumakain ng pagkain nila, yung vitamina nila, yung kanilang probiotics, sila lang umiinom at wala nang bubuli sa kanila. So, mangyayari, magiging astig sila at ang manok po, naturally, yan po'y territorial. So, yung teritoryo niyang talian, ang matapang po yan dyan after 1 month. So, 4 months old, yan po'y makisig na. So, dyan inuumpisa na po namin as early as 4 months old ang ating pag-hardening. At ngayon nga po ay i-demo ko sa inyo kung paano kami mag-hardening dito sa live wire. Ang pag-hardening po namin ay hindi po ordinaryo or hindi po yung traditional way ng pag-hardening. So dito po sa hardening ko, ito po yung safest way at talaga pong ma-harden natin yung kanilang mga loob at kanilang mga muscle, pero wala pong deterioration or wala pong pagkasira. Safe po. At may isa pa po akong napansin doon sa traditional na hardening. At bibigyan ko po kayo ng trivia. Alam niyo po ba na mas malakas kumain ng babaeng manok kaysa lalaking manok? Wala pong stags o stag na nakipag-agawan sa inahin. Uubusin po nung inahin yung pagkain. Isang linggo po yung ganyan. So, mamamayat po yung ating stag. Alam niyo po ba na sa edad ng manok na 6 na buwan hanggang 8 buwan, eh dyan po pinakamalakas yung development ng muscle nila, mga buto nila, at yung kanilang mga litid. Dyan po yung pinakamalakas sa development. Eh dahil mamamayat po yung ating stags, eh mahihinto po yung tinatawag nating development. Madidelay po tayo or baka tuluyan ng masira. Ang hardening po natin ay hindi po tayo naglalagay sa fly pen. Meron po tayong 4 na tipi kagaya ng nakikita nyo sa 2, 3, 4. So, 4 na tipi ito at meron tayong isang 3x3 dito na may pullet or hen na yung nagkukusa na bang magpa-kopa. Ito na yung sinasabi ko na baby stag. Ito, age nito, 4 months pa lang to, kung makikita nyo. Wala pa siyang tahid. Pero dahil nga early recording tayo, early maturing, iyan na siya.
So, hindi pa ito na-spar. At ito, dadaan muna natin sa hardening. So, kung mapapansin nyo, meron tayong pulet dito. At apat silang makikinabang. Yan. Ito yung nagkukusa na pulet. So, gumagano na talaga para walang habulan. One week dyan yung pulet. Hayaan mo lang na natatanaw nila yung pulet. After one week, dyan na tayo mag-start mag-sparring. Ganito po yan. So after one week, na natatanaw nila yung pulet dyan or inahin, eto na sila, matapang sila dito lang sa teritoryo nila. So ispar natin ito, di naman totoong sparring. One buckle lang. Pag nakabuckle, awatin na natin kasi malambot pa sila, baka masira. So isang buckle lang, aawati na. Ganito po yan. So ipofocus natin na talagang sila'y alam nilang away na. Okay. So bibitawan natin to. Isang bakal lang, aawatin na natin. Okay, go. Hop! Pagkatapos ng one bakal, ilalagay natin siya dito. Ilalagay natin siya sa pulet. Kapag nag-mate na siya, tatanggalin na natin. Hindi natin sila ibababad dyan. Babalik natin sa talian kapag nag-mate at yun namang isa. So ganyan ang sistema hanggang sa yung dalawang yun din. Ispar din natin. So ito naman yung isang pares din na ina-hardening natin. So ayan, 4 months old, naglalaban na sila. Ispar natin isang bakal lang. Hop! Tama na yun, tama na yun, tama na yun. Isang bakal lang, isang bakal. Tignan nyo yung reaksyon yan. Yung reaksyon, oh. Yung reaksyon, oh. So, nagagalit sila. Nagagalit sila. So, pagkakopa, huwag na natin patagalin. Itatali na, then, yung isa naman. Ganyan lang kasimple ang hardening. Gagawin natin yan weekly. Sa second week nila, 2 buckles na. Then, shoot ulit. Pag nakamate, tanggal ulit. After 1 week, 3 buckles na. Pagka sparring, balik sa inahin para makakopa. Pagkakopa, alisin. Sa 4th week, 4 buckles na. Pero, yun na po yung last nila na hardening. Graduate na po sila. At ililipat na po natin ang talian, pabina natin doon sa mga kuya nila or sa mga tito nila o sa tatay na mas matatanda, tuloy na po yan. Laban na po yan. At dito po sa hardening, napakahalaga po nito sa isang warrior. Kasi nagkakaroon po sila ng willingness to kill para masolo nila yung inahin. Nagkakaroon po sila ng killer instinct at meron din po silang reward. Alam nila na kapag nakipag-away sila, meron silang reward na chicks. So, mental conditioning and physical conditioning dahil kapag yan po nag-mate, after 1 week, mapapansin nyo po talaga magiging machong-macho, lalaki yung balikat, lalakas kumain, at syempre, na-stimulate po yung kanilang pinakang bayad. So, dumadami po yung kanilang sperm cell at nagiging macho sila. Ayan, mga kaliga. Nakita nyo, actual, kung paano tayo mag-hardening. Napakahalaga po nitong hardening para sa ating mga stags, lalo na kung lalaban tayo ng stag derby. Ginagawa po ito. Tapos na po kami doon sa first batch namin ng hardening. So, yung second batch namin, next month naman, yan, hardening ulit yan. So, ito po ulit ang inyong lingkod, Chef Gagalak ng Liveware Game Farm, at kayo po ay nanonood ng Chicken Talk. Okay, nagbabalik po tayo dito sa Chicken Talk with our interview with Engineer Nerio Frani. Engineer, bakit Goldwin?
Yung pong ginto panalo o Goldwin, simula po kasi yan yung una ko pong negosyo na battery shop. Ito po yung una kong negosyo na tinayo noong mga 1995. Ano? Car battery? Apo, car batteries po. Okay. May partner po ako dito, yung vice mayor ngayon sa amin. Okay. Dito po ako natutong magnegosyo, maggawa ng cheque, kung paano yung diskarte sa negosyo. Hanggang po sa binenta niya sa akin yung negosyo, tapos po naging akin na lang. Yung pong Goldwin, naging... dati po kasi yon Goldwin, why po yung ano yung win, hindi po siya ay. Ngayon po, nung ako na yung, naging akin na po yung negosyo, pinagtang ko po ng Goldwin yung panalo na. Win na. Tapos po, naging Goldwin 5-5 trading. Okay. Tapos may isa pa po akong business, yung pong Goldwin 5-5 sales and services. Pagbebenta naman po ng mga surplus trucks na Japan. Okay. Isang corporation na company yun, bukod po doon sa Goldwin 5-5 trading. Pero po nitong... Ikaw mismo nag-i-import ng truck o... Opo. Minsan po, nag-auction sa Subic. Minsan naman po, nag-auction sa Japan na pinapadala rin po dito. Through Subic din po. Tapos kinukondisyon mo rito para mabinibenta. Opo. Naginagamit din po pang-electrical kalimitan. Okay, okay. Opo. Yun po. Tapos po ngayon, naging swerte na sa akin yung word na Goldwin. Kaya po doon, nag-farm ako ng manok. Sinunod ko na rin siya doon sa Goldwin na rin. Gamefarm. Okay. Walang kinalaman yun sa bloodline na binibreed mo? Wala kasi nakita ko maraming gold eh. Sa totoo, ang unang-unang binreed ko noong nag-breed ako, sweater po at saka gold. Yan po ang una kong binreed. Sweater saka gold. Okay. Gumawa kami ng pangalan sa gold. Tapos po, para sa pagkakaalam nyo rin po, ang Goldwin Gamefarm po kasi ay isa talagang breeder farm na dedicated nga po akong breeder mula nung umpisa. Kaya po, laman po tayo ng expo, ng bentahan ng manok so, sa Manila. So, noong 2005, sweater saka gold na ang inuna mong i-breed? Opo, yan po ang una kong binreed. Tapos po, sabi nga po ang pagbibreed, kailangan parang damit. Susunod ka sa uso kung ano yung mabilis sa market, kung ano yung kailangan ng mga breeder. Na kalimitan. Kaya ako po yung breeder na nag-a-adapt lagi sa uso. Dumating po yung 2010, iba po sumikat po yung mga bulek. Yon, ako po nag-breed po ako ng bulek. Naglabas kayo ng bulek. Opo, ibinid ko po yung kay Doc Ronnie Magbalon, yung bulek niya na pinag-champion niya mismo. Ako po yung nakabili doon sa bidding. Okay. Kaya po yon, doon po nagsimula at binid ko po siya sa mga Aguilas bulek. Doon po, marami po ako napalabas ng mga winner na sinusuplayan po natin. Buong Pilipinas status po na nabili sa akin. Then, at saka nga po, kumbaga, doon sa ganoon po na aktividad na kung mag-breed po tayo, color to color, o sa parehas po na bloodline. Okay. Ganon din po yung nangyari na nag-breed po ako ng White Kelso. Pinili ko po yung tatlong pamilya na the best na White Kelso. Dalawa po ang sa Filipino breeder, isa po yung imported. Pagka nag-breed po tayo ng White Kelso, tatlong pamilya, walang inbreeding, same bloodline, same color. Kaya po pag naglabas tayo ng sisiw, makikita nyo talaga 100% na puti siya. Sarap tingnan. Okay. Talaga nakaplano yung ano mo, depende sa uso. Kaya nga po, tulad din po ng White Hatch, yun po, kay Mr. Art Lopez o si Idol Art Lopez, yun po. Parehas po kami lang po yung halos dalawa nagbebenta. Una ng White Hatch na yan. Kami po yung una. Pag wala na po siya ng second day, sa third day po, sa Goldwin po, meron pa. Yeah. Ikaw naman ang dadayuhin. Ikaw naman ang kukuyugin. Kumbaga po. Doon sa poster, may All Kisig White. Ano ba yun? Yan po yung White Kelso. Yan ang tawag mo, All Kisig White. Tapos kami po yung breeder na itong past 5 years po, lumalaban na po. Ilalaban ko na po talaga yung breed ko na kung import tulad po niyan, may mga katunayan po kami sa White Kelso na nagiging umi-score po siya. Okay. Hindi kung nag-breed po ako lang, siyempre kung mag-breed tayo ng the best na White Kelso, mangyayari po the best po yung nalabas na umi-score po tayo sa bulang-bulang, hindi na nag-champion. So tapos po nitong nakaraan po sa daraga ng champion, solo champion yung All Kisig White mo. Apo, daraga magaya. Apo. Puro puti nilaman. Saka po kung lumaman po ako kalimitan, isang kulay.
Sabi ko nga, kung breeder ako, dapat papakita ko sa tao na lalaban ako ng isang bloodline. Kasi tama. Po, matatandaan po nila, madali po nilang tandaan. Madali po nilang malaan na maganda yung mas bloodline. Mas ma-identify sa'yo. Opo. Ano yung tinatawag natin, sweater 111? Yan naman po yung kombinasyon po ng apat na pamilya po ng sweaters. Mm-hmm. At yan po yung pinagsimulan po niyan yung unang sweaters ko pa ng 2005 na 5,000 line. Okay. Na kaya po naging 111. Kumbaga, umi-score siya ng 1. Ibig sabihin, di ba pag po nakatapos sa scoreboard, 1-0, 1-0. Tapos po yung 1, kumbaga, tatlong pamilya po siya. Okay. Kaya po naging 111 lagi. Kalimitan po ito sa tatlong pamilya yung breeding ko. Okay. Kagaya po ng... nangyay po ng White Kale. So, okay. Engineer, so ngayon, nagbe-breed ka na rin ng Peruvian. Opo. Anong ba experience mo sa Peruvian? Sa Peruvian naman po, yun nga, yung latest na uso po natin. Kaya ka nag-breed ng Peruvian dahil uso na naman yung Peruvian. Opo, okay. Tapos po, isa po, ako naman kasi nak-establish na po ako sa American Fowl. Sabihin po, meron po akong sweaters na maayos, white kelso na maayos, mga blacks po na male sims black na maayos, na group, isang na apat na pamilya din. Kaya po ngayon, nag-cross po ako ng 3-4 bloodline ng Peruvian sa mga blacks ko. Okay. Ito po yung sumikat naman sa mga imported buyers natin, Cambodians. So meron ka rin mga buyer na Vietnamese, naghanap ng malalaking manok. 3 years na po. Kasi po, dati po may website ako. Doon po tumatawag po yung mga buyers na imported. Sabi ko, pasyal kayo sa Pilipinas. Kasi mahirap ka ako mag-export. Hindi ko pa alam yung proseso. Kaya po, 3 years ago pa, pabalik-balik na po rito yung mga buyers po ng mga Cambodians po ang marami. Tapos yun po, ang binibenta ko po sa kanila, yung process ko po ng Peruvian, 3-4 po na Peruvian ng bloodline, na kinuros ko po sa mga male sins black ko, yun po yung mga winning line na gano'ng ko po roon. Gano'ng kalalaki? Yun po yung mga 2.5 pataas, hanggang 3 kilos. Oh. Yun po yung... Pero may nalabas din po na mababa. Kaya nga po yung mga 2 kilos hanggang 2-2 sa pang-Pilipinas. Pang-Pilipinas. Yung pong 2.3 pataas po na stags, yun po yung pang-imported na Cambodians. Ang kagandahan yan, kumbaga sa Pilipinas, reject yan eh, dahil shake yan, di ba? Pero nabibenta mo sa abroad. Opo. Kasi saka po talaga yun ang market, kaya po ko nag-produce nito. Yun po kasi ang tawag ko po roon, yun po yung mga metal black Peruvian. Metal black. Mas maganda presyo. Mas maganda po kasi maganda. Stag po, nabibenta po natin ng $250. Oo, biro mo yun. 7.5. 12.5 po. 12.5. Opo. Mali po yata yun. Ako na binibrid. Yan, ngayon pa lang, marami na kayo natutunan dito kay Engineer Frani. Ha? Kaya malalaking manok nyo, huwag nyo makakatayin at may buyer pala. Opo. Ha? Okay. Magbabalik po tayo after a few reminders from our sponsors. So, dito po sa ating interview with the Engineer Nerio Frani. Sa pasok na hindi tumama sa puso. Isabi ko, kaya nilang manalo. Kaya dito, nasabi ko na ito ko yung sinasawag natin na sariling production natin ng roundhead. So, yung isang bloodline, yung characteristics na nga hanapin mo. Kaya nga po, kumbaga, nasasabi ko po na na ang pag-breed, kung gusto mong makuha yung the best na sweater na bloodline, mas tama po siguro, i-breed mo siya ng sweater to sweater. Hindi ka uurunan, lahing palaban, at walang kinatatakutan. Yang laman na sinaswerte yan, amin nilakot niya. Lagi ka sa ulo! Scratch it! Sa bawat scratch, maaaring manalo up to 1 million pesos! Scratch it! Walang maaga sa aming mga nag-aalaga. Ito ang aming tradisyon. Sa bawat hamon, laging may kasama. Sa lahat ng paghahanda, sipag at tiyaga ang puhunan. Bawat laban, may kapang nararamdaman dahil kami rin ang nakasala. Ito ang kwento namin. Mabuhay ang buhay sa Bungero. Salamat sa Thunderbird. Ganyan ang Sabungero, tunay na mag-inuko. Mag-
Magandang araw mga kasabong. Andito naman po tayo sa isang episode ng mga pitik ni Galando dito sa Chicken Talk, usapang sabong sa telebisyon. Ano po ba yung tinatawag na kareyo? Ano? Bakit pag nando tayo sa bungan, bigla may sumisigaw na kareyo, kareyo. Ha? Ang tinatawag pong kareyo, yung pong process kung saan sinisentensyahan yung manok. So, ang isang buong kareyo is ganito. Hawakan yung manok. Para makompleto isang kareyo, kailangan patukain yung makatuka ang isang manok ng 2 beses doon sa kalaban niya at magbibigyan naman ng 3 beses para makaganti yung kalaban. Kailan ini-execute yung kareyo? Depende na yan po sa sentensyador. Ang sentensyador, siya yung nakatingin sa mga manok. Kapag merong enough na lapse time, meron ng inaction o hindi paggalaw yung mga manok, dinadampot na yan ang sentensyador. Ang magagaling na sentensyador, meron silang tinitignan sa mga naglalabang manok para signal sa kanila para damputin na yung manok at execute ang kareyo. Number one, si Berong Abiliana na kinikilala bilang pinakamagaling sentensyador, sabi niya nakatingin siya sa mata ng mga manok, no? Kapag daw yung isang manok ay lumabas yung puti ng mata, yun ay ibig sabihin ay malapit na mamatay o mamamatay o patay na. So doon niya dinadampot yung manok. Ayon sa Keberong, kapag siya ay nagpapa-seminar, dapat ay ma-minimize ang pagdampot ng mga sentensyador sa manok. Meron kasi mga sentensyador na mayat maya dinadampot yung manok. Si Berong at iba pang magagaling sentensyador, bihira sila kung humawak ng manok. Yung talagang kailangan ng isentensyahan, yun na yun. Ang pagsintensya ay may kanya-kanyang estilo. Yan kasi ang ginagawa ngayon ng Games and Amusement Board na ini-standardize yung paraan ng pagkakareyo. Pero ang normal na paraan ng pagkakareyo is pagdampot mo ng manok, dapat pantay ang ulo ng mga manok. Hindi pwede yung mataas yung isa o yung kabila. At pag ibinagsak, halimbawa ibe-break, tumuro ka pareho, pag binagsak, dapat at least 2 feet above the ground. No? Para ang purpose na binabagsak yung manok ay para magising. So sa panuntunan ng Philippine Game Board Commission, palaging binibigyan ng pagkakataon ang manok na matatalo na makaganti. So kung talagang walang pag-asa, talagang talo na, wala na magagawa. So yan po ang sinasabing kareyo. So ang kareyo din, kung merong regulation time ang sabong na 10 minutes, parang basketball po yan. Kahit na wala ng ano, kung nabitawan na yung bola bago na naubos yung oras, counted yung shoot kung na-shoot yung bola. In the same way sa kareyo, halimbawa na iangat na yung 2 manok. Tapos nawala na yung oras, naubos na. Itutuloy ng sentensyador 'yon. Kung makakatuka ng 2 tong isa at pagbibigyan hanggang makaganti yung isa. So, ganyan po ang panuntunan ng kareyo. Muli, ako po si Kalando Lusong dito sa mga pitik ni Kalando, dito sa Chicken Talk, usapang sabong sa telebisyon. Mabuhay po kayo. Mga ka-Chicken Talk, ito po ang Goldwin Gold. Ito po yung since 2005 pa nating binreed. Ito po ang Goldwin White Hatch. Goldwin Sweater 111. Goldwin Gold. Sabungero. Ganyan ang sabungero. Sabungero. Ito po ang 50-50 na asin American na feathered pit. Ito ang Goldwin Spark Black. Okay, dito po, balik tayo sa ating interview with the Engineer Nerio Frani. Habang nagko-commercial, may kinikwento si Engineer Frani.
Gusto na bang i-reveal yan, engineer? Oo. Oh. Yung asil mo. Bago na naman to. Ano ba itong niluluto mong bago? Kumbaga, pag ho kasi in-evaluate natin yung round head, kumbaga, alam naman ho natin na galing siya sa asin. Okay. O sa Asian breed. Uh-huh. Ngayon ho, nagagawa ho ako, established na nga kasi ako sa American Paul, kaya ho ngayon, titimpla ho ako ng sarili kong round head. Okay. Yung sabihin nga ho, yung manok na matalino, na accurate pumalo, na may ilag, na shoot pumalo sa isa o dalawang paluhan pa lang. Hmm. Ngayon ho, ang makukuha ho natin yan sa asil. Okay. May nakuha kasi akong asil na mga 3 years ago na, na mga accurate cutter sila na winner ho sa local na Naked Hill. Tapos ho, may ilag sila, matalino maglaro. Ngayon ho kasi, kitos ho sila ng 50-50 sa American Paul. Yun ho yung mga binenta kong una sa Cambodians din na nagpanalo po sa Cambodia. Na sila po yung asil na sa 100% na asil, medyo mabagal siya. Pero pag na-cross mo siya sa American Paul, bibili siya na accurate yung cutting. Okay. Kaya kumbaga, tinesting ko muna sa slasher na labanan, sa mga hackpites. Naglaban po ako ng 10. Lahat po ng 50-50 nanalo, sa 10 ho, dalawa lang inatalo ko na pure asil. Na hindi lang ho tumama, yung unang palo ho niya, tumama lang sa buto ng kalaban. Kaya ho, hindi nila napatay. Okay. Kaya siya natalo. Pero kung sa unang palo ho, sumute sa pasok na hindi tumama sa buto, ibig sabihin ho, kaya nilang manalo. Kaya ho, dito, masasabi ko ho na ito ho yung sinasawag natin na sariling production natin ng roundhead na hinanap natin yung accurate na palo, na may ilag ng konti, na pasok ang paa. Pero babawasan mo pa yung asil niya? Ngayon po, sa totoo, meron ako last year na panlaban sana sa bakbakan na 7 piraso na 50-50 asil American. Kaso, tiniis ko na yung sarili ko, hindi ko ilaban. Okay. Pinbred ko siya ngayon para maging 1/4. 1/4 asil na lang? Ayun po. Para ho ngayon. Mas mabilis siya? Sa kakalimitan ng asil ko, may iksi ang katawan na tama hong pambreed. Saka ho, tama yung size niya na mabilis umikot. Na pagbabaho niya, kaya niya ulit sumagat sa ng palo. Mabalik tayo sa Peruvian. Sa local market, meron bang market ang Peruvian? Sa totoo, noong past 2 years, grabe ho ang market ng Peruvian. Dito nga lang ako napagbenta ng sisiu. Sisiu ho na, kasi may white Peruvian ho ako eh. Rare ho kasi yung white Peruvian eh. Nakapagbenta ako naman talaga. Sisiu na 1 month ho, nabibenta mo ng 4,000. Okay. Kumbaga, sabi ko nga, sobrang... Nagkaroon ng craze. Sobrang, sabi ko, sobrang talaga na ano. Pero ngayon ho, medyo sa dami, medyo bumaba na yung market. Kaya ho, kumbaga, hindi na ho siya ganun ka, ano. Pero meron pa rin. Saka ho yung... Nang nag-champion ka sa Peruvian Breeder of the Year, ang kalaban mo mga Peruvian din. Opo, Peruvian din po. Pero Peruvian, kalaban ng ibang bloodline, nananalo din sila? Sa Peruvian mo kasi, sa totoo, may mga naglaban po ng American Paul eh, nilaban sa Peruvian. Tinatalo ng Peruvian yung American Paul kasi, okay. Kasi ang American Paul, pag malaki siya, mabagal siya. Eh, Peruvian, kahit malaki siya, mabilis siya. Dahil natural niya, natural niya yung malaki. Malalaki talaga yung mga manok sa Peruvian. Pero pag ho, Peruvian, Peruvian ho na puro, ilaban niyo yung may cross ng asil na Peruvian, patay yung purong Peruvian. Kasi ang may cross na asil na Peruvian, sobrang talino, saka sobrang accurate pamalo. Kasi ho, nung nag-champion ako, may ginamit ako ng ganong cross. Okay. Yung third fight namin, tatlong paluan lang yung Peruvian. Ang Peruvian na susugod doon eh. Eh, ang may cross ng asin, iipitin lang sa area, bibigyan lang niya ng palo. Atras yan ng konti. So, based on your experience na ikaw mismo gumagawa ng mga pamilya mo ng sarili mong strain, halimbawa, yung ginawa mo sa puti, di ba? Mas recommendable ba siya? Mas mabilis ba siya na ma-achieve mo yung gusto mong ma-achieve? Opo, kasi kung iisipin po natin, hindi ko masasabi sa mga ibang breeder, pero sa akin po, masasabi ko na kagaya po ni Sir Art Lopez, na alam nating maayos yung mag-breed ng manok, talagang idol siya pagdating sa breeding. Kahit yung interview niya, mapapanood nyo na yung sistema po namin halos parehas, na ang breeding po namin, kung family of sweaters, same characteristics. Sabihin po, saka sa totoo po naman, pag sinabi natin sweaters, o kahit mag-import tayo ng imported,
masasabi rin po natin na hindi naman po siya 100% na rin, no? Noong, kumbaga, sabi nga natin, si Pacquiao, si Senator Pacquiao, hindi mo na kaya i-produce ulit. Diba? Pero sa ganoon din po bloodline. Para pong sabi natin na sa pagbibreeding naman, sa yung isang bloodline, yung characteristics ang hahanapin mo. Kaya nga po, kumbaga, masasabi ko po na na ang pagbibreed, kung gusto mong makuha yung the best na sweater na bloodline, mas tama po siguro i-breed mo siya ng sweater to sweater to sweater. Tapos po, ano naman po yan, ha? Sa totoo po, habang umiidad po ang manok, natuturuan po silang lumaro ng ayos. Pagka na 3-year-old na po yan. Ang idea, sweater, yun na talaga yung, nung nagpanalo yung sweater, yun na talaga yung ano niya, yung characteristic niya, di ba? So parang gusto mo lang ma-achieve yung original. Ganun. Opo, kasi po kung sa breeding materials, kailangan po talaga natin yung same characteristics. No? Ngayon po, kung ibibreed mo siya, mabigyan mo siya ng 1-fourth na asin, nakikita mo, mababago yung laro niya na ma-achieve mo yung gusto mong para pong sa kape, ma-achieve mo. Lagyan mo siya ng asukal. Kasi nung bago pa lang, sumisikat ang mga asil, mga sweater, talagang kita mo, perfect fighting machine. Eh, no? Opo. Ando na lahat. Opo. Dahil doon sa ganong sistema, ganon din ang ginawa mo sa ibang linyada mo. Opo. Sa blocks ko po, ganon. Alam naman natin ang male sims block po. Halos kompleto na rin po ang laro nila. Saka yan po naman, nasa selection nyo po eh. Habang magseselect ka siyempre ng... Halimbawa, male sims block. Ano, saan mo siya kinross para ma-achieve mo yung... Yun po. Ako po yung nakabili noong nakarang auction din po noong kay Skinny Joel po na male sims block na original. Okay. Tapos po kumuha po ako ng local na dalawang Filipino local na male sims block na bloodline. Yun po, tatlong pamilya po ng male sims block. Kaya po kumbaga, talaga pong purong itim po siya pag nagkanak po. Binalik mo doon sa male sims block. Ganun din po. Kumbaga, hindi po natin sasabing inbreeding kasi iba-iba pong kinuha na po. Okay. Magbabalik po tayo with our interview kay Engineer Nerio Frani. Meron pa tayong mga questions na gusto natin masagot niya. Malaman natin kung anong advice niya sa mga sa inyo na mga nanonood ngayon na gusto ring maging successful ang kanilang breeding. Pagbabalik po ng Chicken Talk. Sa araw-araw sa mga buyers po natin within a month or within a week, may mga napasyal sa farm. Yun na po siguro yung may higit sa sabi natin yung income natin. Alam naman natin medyo magastos din magmano. Tayo pong breeder, may puso po tayo para doon sa ating mga mano, sa ating pong mga tanguhan. Okay. At baka good management po siguro. Ganyan ang sabungero, tunay na mag-ino po. Produktong pinagkatiwalaan sa buong mundo, mayaman sa iron at iba't ibang bitamina. Tiyakin na may Thunderbird logo upang masiguradong epektibo. Red Cell, kaligana ng Thunderbird Power Bet by Thunderbird, the winning formula. Dadanak ng swerte. Sa Scratch It, sa bawat scratch, maaaring manalo up to 200,000 pesos. Scratch It! Ganyan ang sabungero. Okay, nagbabalik po tayo with our interview kay Engineer Nerio Frani. Engineer, umpisa pa lang, nag-breed ka, kumikita ka na sa manok. Tuloy-tuloy bang kumikita ka sa manok? Sa totoo po, tuloy-tuloy po ang pag-angat ko sa manok. Diyan po nagsimula yung nakaproduce po ako ng mga pasilidad ko na ito. Okay. Galing po yun sa mga kinikita natin sa mga bentahan sa Manila. So yung pinagpagawa mo nito, galing na sa manok? Opo. Okay. Diyan po kasi yung... Kasi po kung tayo ay medyo kilala sa breeding na maayos yung ating materyales, magkakaroon po tayo ng suki. Dito po sa suki natin, sa mga bentahan po sa Manila, doon po naman natin kung may bentahan po 2 araw, 3 araw,
makukuha na po natin siguro dito yung pang isang taong gastos natin. Okay. At yung pong kita naman sa araw-araw sa mga buyers po natin within a month or within a week, may mga napasyal sa farm, yun na po siguro yung may yung sasabi nating income natin. Mm-hmm. Alam naman natin medyo magastos din magmano. Pero kami po naman sa ay sigurong management at dahilan nga po sa kailangan po meron tayong mga tauhan na mapagmahal sa manok. Yung may puso. Sabi nga po kailangan pag breeder ka, ang mga tauhan mo mag-aalaga o mga farm boys natin, kailangan may puso sa manok na yun talaga yung buhay nila. Tama. Ganon din po siguro kung may mga iba pa tayong alagang pets na kailangan po yun talaga yung buhay nila para po mapaunlad yung ating pag-aalaga o pag-breed. So, nakakita ko sa Facebook, nag-champion ka na rin sa aso, breeding ng dog. Ano ba? Talagang mahilig ka sa hayop. Oo po. Medyo, kasi nga po, kung nagsimula tayo mag-alaga po ng manok, na sabi ko nga, yung mga kinita ko dito, nilagay ko na lang po talaga sa pets. Doon po yung nakabili po ako ng mga miniature horses na binibreed. Miniature horses? Yung American garuan, miniature horse po, ng mga 32 inches lang po yung height. Na para pong meron tayong buhay na grass cutter, na tagakain ng carabao grass. Pero hindi lang gano'n yun, mahal yun eh. Opo, saka po mabubiit sila. Imported lang sa'yo, in-import mo. Opo. Madali ba silang paramihin? Ano po eh, 13 months po ang pagbubuntis. 13 months? 13 months bago manganak? Opo. Tagal din ano? Opo, matagal. So, madali pong i-maintain kasi damo lang talaga kinakain nila. Marami ka ng minyo? Meron po akong dalawang pamilya. Okay. Na ngayon po bali ang naianak nila, lima na. Lima ang na? Dalawang pamilya, opo. Yung isa po tatlo na naging anak, yung isa po dalawa. Anong plano mo dyan? Pampaswerte lang. Pampaswerte. Kasi pag horses daw po, meaning work eh. Akala ko dahil sa bagong baby mo, para may laban. Ayun po, yun po. Sa totoo po, medyo naandaw na po na kalaro niya. Masarap po ano. Saka po ang... Hindi nyo na itatanong, may pahabol si naanak si engineer, no? 43 years old, nanganak pa misis mo. Opo. Pambira, ha? Tayo naman po, 48 noon. Okay. Mm-hmm. So, ano to? Ang anak mo, puro babae, lalaki? Dalawang babae po. Ngayon po, isang lalaki. Lalaking buso. Nakaswerte ka, ha? Okay. May magmamahal ng pagiging sabungero mo? Sana po, yung tama pagiging breeder. Sa kaya nga po, meron din po tayong breeding ng aso. Na St. Bernard naman. Okay. Meron ka rin breeding ng aso? Opo, kaya po swerte po kasi ako sa number 5. Kaya po may nakuha po ako na St. Bernard po na may number 5 sa likod. Okay. Yun po yung nag-champion itong May 13. Ano yung balahibo niya, number 5? Opo, yung po, makikita niyo po yung mark niya sa yung birthmark niya sa likod. Number 5 po. Kaya po kinuha ko siya, binibreed ko po ngayon. Mayroon po akong apat na babae na St. Bernard. Saka po yung isang lalaki na nag-champion nga po nitong last dog show sa Tagaytay. Okay. At medyo na imbitahan na rin po ni Kuya Kim at Jensa sa Taglaobin. Lalaki ng aso na yan, di ba? Para pong magkasinlaki po yung aso sa kayong kabayo pag pinagtabi nyo. Kasi po, parehas po sila 32 inches yung height. So ano to, pang negosyo rin o ano? Siguro ho, pwede. Ngayon, pwede na, dahil nag-champion na. Oo, medyo. Alam naman natin, medyo may pressure na pag nag-champion. Okay. Engineer, in addition dito sa mga nasa poster na nakita natin, ano pang mga notable wins mo sa sabong? Ito po yung 2017 namin na mga panalo. 2017 lang ito? Opo, okay. Pero mga nasa mga 4 years na po ako naglalaban, sa totoo. Uh-huh. Dati nga po kasi full-fledged akong breeder. Ngayon po, nag-upgrade po ako sa sa magkukondisyon. Okay. Kaya po, dito po nagsimula po ako nung 4 years ago na nagsimula na po ako lumaban. Okay. Kasi po dati may mga financier ako, sila nagkukondisyon para lumaban. Pero po ngayon, kami na pa nagkukondisyon para po lumaban. Okay. So, karamihan, finance? O ano? Kalimitan ho, finance. Minsan ho, nalaban din ako ng sarili. Okay. Pero po ito po, yung pong sa Dargang Magayon, ng last April 11, nag-solo champion po kami sa 75 entries po sa Bicol, sa Galeria de Legazpi. Kami po yung pinalad na walang talo. Ito ba limang... yung panerbi ni Harold? Apo, tama po. Vice Governor. Apo. Bali, pinover namin yan eh. Apo, limang kisig white po yung ginamit natin, limang white kelso po.
So, galing dito, dumayo kayo ng... Apo, by land lang po. Talaga, galing naman, oh. Galing ng conditioning. Opo, opo. 2 days pa po before the fight, nandun na kami. Nandun na kayo. Opo. So, 5 puti ang nilaban mo doon. Opo, opo. Wow. Tapos, di, sikat na sikat ka ngayon sa Bicol. Oh, medyo po. Kasi bumalik po kami doon, naglaban kami ng 4K. Naglaban po ulit ako ng 3 puti. Kasi may isa pong financier doon na engineer na nag-finance po sa akin. Gumamit po ulit ako ng isang... mayahin, saka po 3 puti. Mm. Yung po 3 puti, nanalo po ulit lahat. Oh, natalo lang po yung isang mayahin. Lako. Kaya po lalong, sabi nga po ng mga taga-Bicol, pambihira yung puti kasi parang 8 puti na po yung nanalo noong month na yun. Oo. Mm-hmm. Eh, mahirap ko na dumayo ulit doon. Tapos po, hindi na mapusta. Tapos po nitong nakaraan po, nag-champion din po kami sa circuit po sa Pasay, yung 24 kak po na labanan. Oo. Na every week po yung labanan ng 3 kak. Bali po... ano yung score mo niya sa 24 kak na yan? Yun po yung 20 panalo, isang tabla, 3 talo. Kaya po solid champion din po yung... 20 panalo, isang tabla, 3 talo. Opo. Sa 24 na laban po. Grabe. Puro po naman mga sweater, 1-1-1 ginamit namin. Grabe record, ano? Opo. Ang kapartner ko po si Abet po na Rampilio, taga Makati. Okay. Tapos po noong ulit anong premium niyang ano, solo champion circuit? Malaking premium niya. Opo. May pera rin po. Saka po yung weekly champion po. Nakailang champion ka sa weekly? Ano po kasi yun eh, 8 labanan, bali po mga 6 po ang naka 3 points kami. Apo, 6 po. Ano po, 5 po, yung po isa po ang may 2.5 eh. Tapos po may isang talo yung tigil. 8 3-cup pala yan. Apo, tama po. Kaya po 24. Grabe ah. Tapos po noong anniversary rin po ng Pasay, nitong 2017, yung po, nag-champion po ulit yung sweater 111 po ulit ang ginagamit natin bloodline, 4 piraso po. Mga bulls tag lang sila. Yun po. Sa Bali Porkak po yun. Champion po ulit siya. Okay. Lucas po champion. So, parting words, engineer. Ano ba ma-advise mo doon sa mga nag-uumpisa pa lang? Lalo mga nag-uumpisa na nag-bibreed. O matagal na nag-bibreed pero hindi successful. Anong ma-advise mo sa kanila? Siguro po, ang mahalaga po kasi, ang number one po, unang-una po, tayo pong breeder, may puso po tayo para doon sa ating mga manok, uh-huh, sa ating pong mga tauhan, okay, at paka good management po siguro. Uh-huh. Saka po, dapat po, makapili po tayo ng tamang bloodline, mm-hmm, na kung alin po yung una nating pagsimula na bibreed. Uh-huh. Una po siguro mahalaga yung, mas advice ko po kung sa side ko, uh-huh, na isang kulay lang po tayo na maaari pong makilala kayo doon sa kulay na yan. Pero nag-invest ka talaga sa bloodline kasi sa bidding ka nananalo. Mahal yun. Alam ko, yung kay Skinny Joel nung pinabid namin nun, mahal ang inabot nun eh. Di ba? 45,000 isang manok. Kaya maganda resulta. Kailangan ko talaga medyo mag-budget to tayo. Kasi unang-una ho, ganun. Yun hong ating trial na White Touch po, 70,000 po, unang bigayan po niya ni Nong Art. Okay. Oo, na-tryo. Kaya po, kumbaga, yun naman po kasi mababawi natin. Kung talaga po, kasi po, mas mahal ang kinapital mo, mas mamahalin mo yung binili mo. Kasi, pati po yung mga taga-alaga natin, mas pahalagahan niya yung materialis natin. Okay. Opo. Engineer, ha? Maraming salamat. Opo. 50 years old, pero parang mga 40 ka lang eh. Mahalaga po, alagaan din yung health eh. Hindi, bilib ako doon sa mga advice mo. Anyway, nagpapasalamat ako sa iyo at salamat po sa mga viewers ng Chicken Talk, lalo na po sa mga sponsors natin, Thunderbird and Scratch It. Thank you very much po sa inyo. Pag nagmahal ay todo-todo. Yan naman ang sinimula at swerte yan. May nilalakot siya. Lagi ko sa ulo! Scratch it! Sa bawat scratch, maaaring manalo up to 1 million pesos! Scratch it!
Walang maaga sa aming mga nag-aalaga. Ito ang aming tradisyon. Sa bawat hamon, laging may kasama. Sa lahat ng paghahanda, sipag at tiyaga ang puhunan. Bawat laban, may kapang nararamdaman dahil kami rin ang nakasala. Ito ang kwento namin. Mabuhay ang buhay sa bungero. Salamat sa Thunderbird.